guys! Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo ang 6 months update sa aking Econose thread. So, ayan guys, bago tayo mag-start, background ko talaga is mga damit. Dahil sa mga hindi pa nakakaalam guys, may business ako. Pwede nyo siyang i-check o kaya ang Kikay by Debbie Santos sa Facebook page. Okay? But anyway guys, ayan, bago tayo magsimula, nakita ko kasi na kahapon habang bago ako matulog. Usually kasi, wait lang, parang tangi. Yan. Usually kasi guys, bago ako matulog, ginagawa ko, tumitingin ako ng mga past videos ko, tapos hit na ko yung mga pictures namin, memories ba, alos everyday ganyan ginagawa ko pang patulog ko yan. So, nakita ko parang 6 months na yung hike ko. And marami rin nagtatanong sa akin, anong update, ganyan. So, sa mga hindi pa nakakanood guys, hanapin nyo na lang yung mga first day to day 1, first day ng hike ko until mag 7 days yata, nag-update ako, tapos ngayon na lang agad 6 months. So, as you can see guys, kasi hindi ako nalagyan ng, ano, may nalagyan yata silang parang ini-inject dito para umano siya, para lumiit, pero hindi na ako ginanon. Ang nangyari lang is yung hike ko. So, nung bandang 10 to 11 na threads na guys. Wait guys ha. Nung bandang pang 10 or 11 na sinulid na guys, sabi ko parang sobrang baka sobrang tangos na. Baka sobrang tumaas naman. Pero guys, at least pala dapat 12. Kasi, wait lang guys ha. Kasi guys, ang nangyayari pala is bumababa rin siya. So, ayan, yung una, kung makapapansin nyo, hanggang dito lang, hanggang dito sobrang taas niya. But, after a month, medyo lumiliit na siya. And then, mga 1 to 3 months, may nafe-feel akong something dito na parang nakakakiliti pag ginagawin mo siya. Siguro yung parang, ano yung feelers ata yun. Pero natutunaw rin naman daw yun. And yung, ang tawag niya, yung thread niya guys, is, ayan na siya. And after 6 months, meron pa rin naman akong bridge. And nafe-feel ko na wala na siyang, ano, wala na siya dito masyado. So, which is, parang nakadikit na siya sa nose ko, sa loob ng nose. Hindi ko alam kasi yung tawag, guys. But, ayan na. Pag left, hindi ako naglagay ng nose line or what. Highlighter lang dyan. Mas makita nyo. And, ayan siya, yun yung update niya. Kapag nakagilid ako, meron pa naman siyang bridge. And, much better kasi sobrang natural lang talaga niya. Hindi yung masasabi mo na parang, ay, nagpatangos. Or may something na nilagay sa nose mo. Ang maganda kasi sa Haiku thread talaga. Although may nagsasabi sa akin before na nakakalapa doon ng nose, ganyan kasi kakalat. Parang, so far hindi naman. I mean, okay naman siya kasi normal pa rin naman yung nose ko. Ganito naman talaga yung nose ko. Ang pinagkaiba lang is meron lang talaga siyang parang nagkaroon lang ako ng bridge na dating wala naman talaga guys. As in, flat siya. Ganyan. And nafe-feel ko na parang kapag ginaganon ko siya, meron pa ako nararamdaman na something dito. Parang ganyan. Ayan. Pag ginanon po siya, may nararamdaman ka pang parang sinulid banda dito. But sobrang konti na lang niya. Kaya sabi nga ni sis Kate, i-ano daw niya ako, i-refill niya ako. Kaya hindi nga lang kami nakakapunta doon. So papakita ko sa inyo dito kung kanino ko siya pinagawa and yung Facebook page nila. So ayan, and sabi nila ano daw update after 6 months. Wala naman ako anything naramdaman. Kahit naman nung first day ko, medyo magalang siya. Tapos, siguro kasi mataas din yung pain tolerance ko, but wala akong anything na naramdaman na sobrang sakit, sobrang, actually, hindi na ako uminom ng pain reliever kasi sabi ko, ayoko din sanayin ng katawan ko sa ganun. At wala naman talaga ako nararamdaman, as much as possible kasi kapag may naramdaman ako, hanggat kaya ko pa, hindi talaga ako umiinom ng anything na gamot. So, wala naman ako anything na sabi nila, inom daw ako ng mefenamic kapag every 4 hours or 6, kapag medyo masakit. Pero, wala naman talaga. Sobrang magalang siya. And, guys, kung magpapa-haiku thread kayo, make sure na huwag kayong gagaya sa akin, matigas ulo ko, na hindi kayo nag-yelo. Kasi, nakaka-cause talaga siya ng mga pasa-pasa. Nagpasa talaga yung ano ko yung sa bandang dito ko, sa mata ko, sa ganyan ko, ang dami. But after ilang days, okay na. Actually, nung pang 5th day ko ng nose ko, namamaga-maga pa siya. Panina naman sobra, parang medyo okay na siya. Nakapag-planking na ako kasi hindi ko talagang kaya na walang exercise. Tapos, nag-planking na ako at first day ng Pfizer ko. Nagpa-inject ako ng Pfizer.
So, yan namang nangyari, anything until laging every month. So, yun nga lang talaga, kapag medyo 5 to 6 months na, hindi na siya ganun kataas, na sobrang taas talaga na, parang pointed na pointed na, which is gusto ko rin, kasi ayoko rin naman na sobrang parang mukhang ano na talaga. Ngayon, mas mukhang natural kapag naka-side view ako na ganyan, or kumataas, ano ko, or tumataas, or kumakanan-kaliwa ako sa picture, meron pa rin naman siyang bridge na hindi pa naman talaga sobrang natutunaw. And pag feel ko siya dito, meron pa ako nararamdaman na medyo matigas-tigas na mga ganyan. Ayan. So guys, if ever interested kayo, message nyo lang si Miss Kate Yap sa kanyang Instagram account or sa Facebook nila. Ilalagay ko na lang sa description box. Dalagay ko na lang sa description box yung link nila kung saan nyo siya pwedeng kontakin. Actually, worth it naman talaga kahit bumiyahe kayo na. Kasi safe din naman talaga. At ako mismo, naka-experience is okay naman. Imagine 6 months, wala naman nangyayari sa akin. And okay, matakot magpa-enhance kung gusto nyo. Huwag nyo, alam yun, maging open-minded na yun kayo dyan. And walang masama magpa-enhance. Di man kailangan na itago. Kasi if ever itatago nyo, mahalata rin naman kahit din yung aminin nagpapaganyan kayo. At wala namang masama, di ba, na magpaganyan. Wala ko nakikita ang masama na, kasi ngayon, kapag talagang hindi ka nag-ayos or hindi ka nagpa-enhance, basta kaya mo naman, or kung, alam mo yan, parang nasa sayo na rin yan, guys. Ang dami ng affordable, ang dami ng pwedeng ma-enhance. So, nasa sayo na lang yan, guys, kung hindi mo pa-enhance yung sarili mo, kasi sobrang dami na talagang sobrang affordable na hindi mo kailangan gumastos na sobrang mahal. Kung why not, kung kaya naman ang budget mo magpa-nose lift talaga. Ako gusto ko talaga sana magpa-nose lift. Kaya lang, tawag dito, iniisip ko rin yung long term na syempre kailangan kapag nagpa-nose lift ka, mame-maintain mo yung lifestyle na meron ka. Like for example, na after ilang years or may mangyari sa nose mo, syempre hindi naman ganun kadali yung gastos. Kasi isipin mo, kasi kapag if ever may nangyari sa'yo, imbis na pang school na ng anak mo yun sa ilong mo. Pero why not, kung afford nyo, kung meron kayong sobra. Pero ako kasi inisip ko yung long term, but interested talaga ako na magpa-nose lift. Lalo na kay, nakikita ko yung post nila, Doc Yap ba yun or something. Para pa nakita ko, ang ganda, parang gusto ko magpagawa. Actually, yung tanong na ako sa kanya. But, iniisip ko talaga is yung gastos din in the long run. Or, long term din yung iniisip ko. Pero, normal na talaga yan ngayon, guys. Walang masama dyan. So, go for it! Parang tattoo lang yan, guys. Kasi, ngayon, sobrang dami na meron na nga na pinapaliit yung ganito. Ako gusto ko rin yan eh. Yung paliliitin ko yung ganyan ko, yung parang gusto ko sobrang haba, kaya lang hindi ko sure, kasi nakausap ko yung friend ko na si Yasmin Curdy, sabi niya before na if ever na magpapatanggal daw ako ng ganyan or what, eh natural collagen daw kasi ito yung nakapag mukhang bata ka or ganyan yung mga parang chubby na chicks na ganyan. So iniisip ko baka mamaya kapag nagpatabas ako dito, humaba yung mukha ko, baka naman maiba itsura ko, baka alam yun, hindi ko alam ko. So nakakaano rin na, pero walang masamang pa-enhance, pero isipin mo lang laging long term kung ano magiging itsura mo. But sa akin, dati gustong-gusto ko patanggal yung tabako dito, but pag habang naglulose naman ako ng weight, nag-workout ako, sumasama naman siya. Tsaka ayoko rin siguro na sobrang parang wala nang taba dito or what, baka hindi rin bagay sa akin kasi actually meron naman talaga ako mga fats dito na sabi ni Yasmin nga na as much as possible huwag daw ipatanggal kasi yan yung nang parang feeling stay young or feeling young ka kasi or nakakabata sa face mo na yung mga ganyang taba-taba na yan. So iniisip ko pa talaga, guys, pero interested talaga ako, gusto ko yung magpalagay ng chin filler ganyan para medyo humaba yung baba, pero hindi ko natin alam kung ano mangyayari pa ako, ayoko na magsalita lang tapos, pero gusto ko matry. So kayo, huwag kayong matatakotin magtry, and kayo sa inyo naman, syempre nirespect ko na yung mga tao na ayaw nilang paalam na, alam mo yun, pero kasi kapag alam mo yung tao at kilala mo at pag minakita mo na yun na iba sa feature ng face niya, malalaman mo. So it's up to you naman, guys, kung itatago nyo or what, pero wala ako nakikita anything wrong or wala ako nakikita something wrong naman na ano na, diba, na maging open, kasi lalo na ako, ayoko naman sabihin na parang, ay hindi, no, ano yan,
pumayat lang ako kaya ako nagkaroon ng bridge. Ayoko naman itago, tsaka ako ayoko nagtatago ng mga ganyan-ganyan sa inyo. And sa sarili ko rin, kasi, di ba, ayoko din as much as possible, ayoko maging ano dito, very transparent talaga ako sa inyo kapag may gusto akong sabihin, pag masaya at ano ako, naiinis ako, very open ako, alam niyan sa Instagram ko pa lang, sa my story kapag may gusto akong sabihin, sinasabi ko, or nag-video ako, di ba? So, huwag kayong mahiya, or huwag niyong ano, huwag niyo na lang isipin, na isipin ng mga ibang tao na hindi ka kontento. Parang, feeling ko yung mga nagsasabi na lang yun, yung mga tao hindi naman, gusto nilang gawin yan for sure, pero wala, hindi lang nila magawa. E parang mga ganun ba? Kasi ikaw, kung nandoon ka na, kung nagawa mo na siya, tapos okay naman, di ba, wala namang masama. So, maiintindihan mo yung mga ibang nagpapa-enhance, na masaya kang kasi na-enhance naman talaga. Tsaka yun, iba na yung generation ngayon, di ba? Kung, syempre, kung may mga tita, lola, pa tayo na very conservative, i-respect na lang din natin sila, but nasa sayo pa rin yan kung paano mo i-handle or paano mo gagawin pa rin na magiging masaya ka, which is syempre concern, very risky rin naman talaga to, magtitika ng risk, paano pag hindi naging okay, paano pag naging okay naman, di ba? But syempre mag-research ka rin kapag gusto mo magpa-enhance, na dapat trusted din naman yung gagawa sa'yo, and mag-research din talaga. Huwag kayong rin basta-basta na porket mura sa ganyan, go na. But okay na naman maging mura, basta may quality naman at okay naman talaga yung service, guys. Walang masamang magtipid, pero ako nga, naingit nga ako sa mga nagpo-post na may promo daw, 25,000 lang yung nose lift, tapos sobrang ganda naman talaga ng gawa. So, wala naman, there's nothing wrong naman about it, pero kailangan talaga mag-research. Pero kung talagang legit na 25 to 30,000 to 50 nose lift na maganda, why not kung maganda talaga yung gawa, di ba? Pero kasi ako gusto ko, talaga nakikita ko yung gawa ni Dr. Yap pa yun. Dr. Yap, kay gumawa kay Isha ba yun? So, maganda yung gawa niya. And then, nakita ko rin yung gawa nung ni-reverse na nose ni May Layog. Mas okay yon. So, pero hindi ko pa alam talaga kung ako is pagagawa ako, but soon? Hindi naman very soon. But, interested talaga ako. Kaya lang, nag-iisip talaga ako ng 10 times para sa ganyan, guys. But kayo, wala kayong kailangan na i-consider kung afford nyo or gusto nyo. Go for it, guys. Kasi life is short. And wala, kung makakapag-gain sa'yo ng confidence yan and magiging masaya ka, na tingin mo is yun yung makakapag malilesen yung insecurities mo dahil dyan, go! Diba? Walang masama sa mga gay, lalo na sa panahon yun, ibang-ibang-iba na ang generation ngayon. So, kailangan din natin mag-adapt, mas maging open-minded tayo sa lahat ngayon. Kasi tayo rin yung mai-stress kung hindi magiging open yung mind natin, at gusto natin maging nega lang na kahit ang ganda-ganda naman or gumanda, ang tingin mo pa rin is parang hindi naman, negative pa rin. Parang ikaw rin ang magsasuffer niyan sa sarili mo, hindi yung sinasabihan mo. Diba? So, yun guys, kung ano lang, kung saan kayo masaya, go. Napalayo na to, but kung gusto nyo mag-start na tignan yung itsura nyo pag nagpatangos kayo ng nose, high ko muna. Kasi yata sa fillers, di ko pala trying fillers, pero high ko is okay. Go for it, guys. Try nyo muna yung high ko kapag decided na kayo. Usually naman, ganun daw nangyayari ngayon eh. Nagpapa-high ko muna. Tapos, kapag nagustuhan nila yung effect, nagpapa-ano na talaga sila. Nagpapa-operasyon na. Tapos, nakita ko yung mga after. Yun nga lang din talaga na kinakatakutan ko yung kapag after ng surgery sa ilong, tapos after ilang days talagang parang minsan sarado talaga yung ganyan nila, tapos yung healing process, yun pa isa sa mga kinukonsider ko, tiis ganda talaga siya, guys. But hindi natin masabi, di ba? So ayan lang, guys. So wala naman na anything na masakit, so okay na, kahit tamaan na siya, okay na siya. So, yun lang yung 6 months na update ko. Babalitaan ko kayo after a year. Or, hindi ko alam kung baka soon magpalagay ulit ako. So, hindi natin alam kung ano mangyayari, kung ilang buwan before ako magpalagay ulit. Babalitaan ko kayo, guys. So, ayun lang. Sana nakatulong tong video na to. And thank you so much, guys, for watching. And God bless. Bye, guys!